Hi guys. So, hi. And ngayon na lang uli ako nakapag-vlog and then ayos natin yung camera. So, umayat ako dahil nag-train bago maganap yung pan-run, nagsimula uli ako magtatakbo. Siyempre, hindi naman tayo totally okay ang financial. Then, medyo siyempre, konting kulang ka sa nutrition, kulang ka sa vitamins, kulang ka sa mga ganun mga bagay. Ang bilis nakapayat ang makapagpaliit ng katawan ng pamatanggal ang taba sa katawan ay yung pagjajogging. And then, nung April 8 March 8 2024 talagang inaapi ako ng dagnat. Nagtawag pa nga ako sa anak ko, nag-text ako, hindi pala tawag, text sa messenger na inaapi ako ng dagnat. And then nagkaroon din ako ng sakit kasi sobrang nilig ko sa soft drinks kahit medyo gutom, kumakalamansik mura sa soft drinks din. Tapos may ligaw sa mga titsirya. Kahit na yung pinanood mo yung mga vlog ko before, yun yung ginagawa kong alam ko namang mali, pero syempre may mailagay lang sa video, kain-kain ng mga kunono, mga titsirya. So good news, yung mga ginagawa kong mali, hindi ko na siya ginagawa sa ngayon dahil totally hindi na ako nagkakape. And then never na rin ako nag soft drinks, puro tubig. Yung nung time na bumunta ako sa Lucena dahil nga natitira ng baon, siguro mga 6 yata or 6 o 7, mga ganon, mga 5 or 6 yan. Yun yung huling bunta ko dun sa Lucena, sa may-ari ng shop, na nangingipa nga ako ng pamasahe dahil nagdala ako ng baon, 100 piso para sa anak ko dahil baon nga, nag-aaral siya sa junior high school. And then gusto ko makabalik and then makauwi na. Masama na din yung time, yung pakiramdam ko doon ng mga ganun, mga March 7 yata or March 5, March 6, I don't know, hindi ko alam talaga. Hindi ko din kasi maano, kasi ako kasi oras na may ginagawa ako, more in vlogging talaga ako, naka-focus ako sa pagbablog and documentary ko sa ginagawa ko. So mula noon nagkasalan ako ng sakit, nung umalis ako, nagpaalam ako na uwi na ako ng bahay. Sabi ko sa may-ari, pirma ako ng 25 pesos sa may-ari ng shop na pinagbigyan naman tayo. And then sa mga talagang pakiramdam ko, and thank you talaga dun sa may-ari ng shop kung saan ako nakiki-wifi, nakiki-charge ng cellphone. Yun, nakauwi ako. And then medyo kinaya pa rin, pumunta na ako sa health center, nagpa-check up ako. And nung nagpa-check up ako, mga 3, bago mag 3 PM, yun, nakapila na ako, na-interview na ako, kinuha yung tinanong sa akin kung may pila health ako. And then magpapatest ako ng uri, ayun, sa ihi. And then nakauta tayo ng gamot sa center. Then yun, siyempre hindi naman ibig sabihin kinunan ako ng PhilHealth, kasi yung pagpapacheck ko doon may bayad yun, kasi gobyerno magbabayad nun kasi kinuha yung PhilHealth mo, di ba? So ganun yun. Kaya talagang siyempre kailangan ko din malaman ko ng yung result ng aking noong time na masama ang pakiramdam ko talaga. Dahil nga siyempre lipas gutom din naman tayo, yung sikmura ko, iba yung iniisip ko, ulcer, then baka appendicitis, o kaya ay na-dengue ako, o kaya ay UTI. Yun yung mga and then yung ihi at saka dugo, yun yung CBC, yun ang kailangan malaman eh. Doon sa test ng dugo, doon pala nalaman kung meron kang appendicitis o ulcer, parang ganun, o sa ihi, UTI. Hindi kasi ako doktor eh, pero nagtanong din naman ako sa iba kung ganun po ba nalaman yun.
talagang ano, nung time na yung mga nakarang ginagawa ko sa buhay na mga mali, na ang tao sa soft drinks, ang tao sa kape, kasi may mahilig talaga magkape. Hopefully talaga, iniiwan ko na talaga, sinukuha ko na. Dahil yung mga na time na dumadaan sa ako ng hirap sa sarili ko, yung pag-ihi, yung sakit ng sikmura, ano na ako noon, gulantang na ako, ulcer na ako, may appendicitis na ako, ano, mga ganun ba, may UTI na ako, kasi wala naman result eh. And then, ano, ngayong Monday, March 11, ngayon dapat yung papa-CBC ako, pero hindi na ako nagpa-CBC kasi nga, pera din, kasi 250. Eh, hindi ko naman, wala naman ako hawak na 250, mas priority ko pa rin yung baon ng ano ko. And then, sa urine na, dun sa center yung aking result, pero, ano naman eh, nag-Google na lang ako, ganun-ganun talaga. Kaya, and then, may maganda namang nangyari dahil sa loob ng ilang araw na nakalipas mula nung 8, hindi na ako uminom ng kape at saka soft drinks. So, nagpapasalamat ako sa biyaya ng buhay, sa binibigay din sa akin ng Diyos na bawat araw na dumadating sa buhay ko, mayroong pagbabago na nangyayari sa akin. Talagang ang asim ng ano, ang sakit-sakit ng sikmura ko, yung tiyan ko, humihilab. Marami akong gusto kong mapadumi. Minsan, ang gusto ko umihi ng ano, ng ang sarap ng ikaw ay ano, yung ibagang nakakakain ka ng tama sa oras, tapos ibagang ano, naisip mo yung ano, yung huwag nang gumana yung kalam ng sikmura. Marami akong na ano, na realize na ano, kapag hindi ka nagtrabaho, hindi ka makakain. Yun yung tumatalim sa isip ko na pagpatamad-tamad ka, wala kang karapatan kumain talaga. Kailangan mo maghanap buhay, kailangan mong pag nagkaroon ka ng pera, kailangan mong tipidin yung pera, kailangan mong magtipid, hindi yung dapat mong bilhin, yung karapat dapat, hindi yung puro, ano ka na lang, puro, ano yung kasiyahan. Ang hirap ng walang pera, promise. Kasi, naranasan mo yung gusto mo makarating sa isang bagay, sa isang lugar, na gusto mo makarating, hindi ka agad makarating dahil una, wala ka pang bayad ng pamasahe, tapos, pag gusto mong bumili ng gamot, kasi siyempre kailangan mong maghanap ng mas mura, o kailangan mong bumili ng branded, wala kang pambili, yung bagang kulang ang pera mo, hindi ka agad basta-basta makakahingi ka sa kapitbahay mo, oy, pero mo na ako ng ano, hingi mo na ako ng 100 sa'yo, balikan ko na lang, ang hirap kahit 20 peso wala magpapahiram sa'yo ng pera. So for the vlog and share stories na meron naman siyang good and bad side na nangyari sa buhay ko, kaya na-realize ko talagang ano lang talaga, tatag lang at saka kailangan ng ingatan ng katawan. Nung time na nagpanran ako, yung March 9 naman, nung March 18 lalagnat ako ng gabi, nung minum ako ng gamot, binigyan ako ni mama, kahit matigas ang ulo ko, ng aking ina, matigas ang ulo ko, yung anak, talagang inasikaso pa rin ako ng nanay ko. After nung ako'y nakatulog, mula nung hapon, pagka ano ko ng ano, nang galing sa center, health center, umuwi ako sa bahay, nakahiga na ako, nilalamig ako, inaapoy ako ng init na katawan. Bago mainit ang katawan ko, pero ano, giniginaw naman ako. Tapos sabi ko, bukas may laban kasi March 9, may panran ng St. Joseph Academy ng Sariaya. Eh, nakapag-register na ako doon kasi gusto kong lumaban or ano, na hindi ko naman expect na expected ko din na mamaya kakalaban din ako, pero hindi ganoon kadami yung darating, ano, maaaring si ano lang, eh nahat para bang hindi pa ano, may dumayo pa rin na yung mga mananalo ng 1, 2, 3, 3K andun na eh, pero si Mancera, si Aldrin, yun sa 5K, doon ako tumakbo. Ay, hindi ko naman expected na andun din yung mga batang, mga elite na mabibilis. So, nung gumising ako ng madaling araw, okay na yung pakiramdam ko. Sabi ko, nag-say yes, thank you Lord, and may kakayahan pa akong lumaban. Kaya ko pa, kahit wala akong almusal, nagtubig na lang ako ng mainit at tubig.
kasi gusto kong maano yung aking mga sikmura. Then ano, tubig ako. Tapos noon, pumunta na ako dun sa venue kung saan gaganapin yung panran. And nag-port ako dun. Kahit gusto kong pilitin na malampasan ko yung third, hindi ko talaga kaya. Nahirapan ako sobra. And then talagang pag pinilit ko talaga, babaksak talaga at babaksak ang katawan ko. Tutumba ako sa pagtakbo. And then kahit na may training ako, ay hindi talaga kaya. Hindi, talagang ang pagitan almost ang layo eh. 100 meter. Sobra pa ng konti. Talagang ano, talagang gusto yung kong habulin, hindi talaga kaya. So, siyempre, kaya naman tayo nagpupumilit. Yung 1, 2, 3, yun yung may mga natatanggap na cash prize. So, ginawa ko pa rin ng best ko. And then, ayun, yung panran, medyo nakakalito din yung patakbo. Pero, ano din, kasi paikot-ikot ka dun sa, ano, sa, yung, paikot-ikot talaga, grabe. So, at least, thank you din. And then, ayun, nag-review din ako kasi kailangan ko din gawin talaga na makapag-review, and then para hindi pumuro lang utak, and then makapag-memorize kasi kailangan ko din talaga. And yung pangarap pa rin natin, parang gusto ko nang i-give up, and then nandun pa rin talaga yung edge ba yung tawag dun, yung aggressive na makuha ko pa rin yung pangarap ko sa buhay ko. And then hopefully talaga tanda na sa akin tong pagiging agresibo na makamit ang tagumpay sa buhay. And then yun, nagpapasalamat ako sa lahat. Ano man yung nangyari sa akin, mabuti at masama, ay pinagpapasalamat ko sa Diyos yung nangyari sa akin. And hindi ko siya makalimutan. And then lalo na sa nanay ko na nag-asikasa sa akin nung may panahon na may sakit ako. Tsaka nung nagkasakit ako, kaunti lang talaga ang kain ko talaga, promise. Hindi ako may nabago. May mga nabago pa. May mga pagkain akong gusto kong kainin. May mga pagkain akong kahit gusto ko siyang kainin, ayaw kong kainin. Yung mga ganun tipo. Kaya nga sumobra yung payat ko. Yan, pumayat talaga ako. Kasi, ano eh, kumakalamang sigmura ko, yung maasim. Asim talaga, promise. Kaya sabi ko nung time na nagkaroon ako ng sakit, and then I choose to pa rin na choose to ano, ano ba tawag din sa English, senior ko yung experience ko na anak, huwag kang ano yung minum ng soft drinks, dahil ako nga dinadala ko yung anak ko ng McDo yung soft drinks, diba? Dinadala ko din siya. Sabi ko, anak, tigil mo muna yung soft drinks, ha? Kasi, ano eh, naramdaman ko eh. Doon lang ako tumigil nung may naramdaman na ako. Kahit nga, siyempre nakakaingit kasi yun yung lagi mo din na magagawa. And, ang hirap ng na-experience ko din talaga. So, lahat ng mga taong nakatulong sa akin, especially si Mama, si Diego, yung iba pang nakakausap ko, talagang ano, thank you sa inyo lahat. Si Mama, akala ko lagi niya pinapagalitan. Naramdaman ko yung pagiging nanay niya, pagiging magulang niya, na inaasikaso ako nung time na hirap akong umihi, hirap akong tumindig, nahihilo ako. Kahit na nag-aaway kami ni Mama nung magulang ko, feeling ko ayaw pa rin niya akong mamatay. Ano, ang hirap ng ano, wala kang magulang. And mabuti na may magulang ako na ang inaano ko din kasi sa kanya, tigil niya ang sigarilyo, pero kailangan din kasi ng katawan niya. And then ako, ano, lagi ako naka-face mask pag naninigarilyo sila Mama. Hindi ko din talaga kaya, mahina din talaga yung katawan ko. So, yun yung share stories ng aking vlog. And don't forget to subscribe kung sana naman supportahan niyo ako. Kasi yung 4,000 watch time dati, nakaka 1,400 plus ako. Bilang bumaba na naman siya. Kasi kailangan ma-meet mo yung requirements eh. So, talagang mahirap marating yung 4,000 watch time. And then, okay na ako dun sa subscriber. Pero
hindi naman lahat na nakasubscribe sa akin nanonood eh. Hindi, yung mga hindi nakasubscribe, yung minim pa yung mga nanonood, pero hindi ko din masabi. And then, yung gusto ko lang maano yung goal ko ay maano ma makalampas ako sa watch time. And then ano, yung mga vlog ko naman for ano documentary na ginagawa ko sa buhay ko. So yun lang naman for the vlog, and huwag niyo na akong gayahin sa mga ginagawa kong mga video na hindi naman sa dapat gayahin talaga, lalo na yung pagkago ng mga chichirya. So yun lang naman po, and ano, mahirap po magkasakit. Dahil kapag may sakit ka, apektado talaga ang buong pamilya. Yun ang na-experience ko. Pati si mama apektado, yun. Pagtulog, pag-asikaso, saka siyempre may alalahanin talaga. So yun lang naman for the vlog and self stories. Sa video to, yung masama at mabuting comment, wala namang pinagkaiba yun eh. Pabor po yun sa my channel. Bye!